Yo, yo, what's up mga kabuting-ting? Yan, good morning sa ating lahat mga kabuting-ting at welcome back sa ating munting channel. Morning, boss. Morning. Kaway-kaway siya, boss. At boss, yan, andito tayo ngayon sa Matalom, Liti mga kabuting-ting at mayroon tayo ditong home service na electric pan. So, samahan nyo ako doon sa loob. Yan na, ito nga pala yung entrance ng Matalom Elementary School mga kabuting-ting. So tayo ay papasok doon sa loob at hanapin natin doon si Ma'am Liling. Ganda ng ano nila oh. Matalom North Central School. Ganda nitong ano nila. Ano ba tawag nito? Kayo nang bahala mag pangalan diyan kung anong tawag nito. Tayo. Magtatanong lang tayo dito. Yan, tama. Tatanong tayo dito kasi maraming may tao dito. Ma'am, good morning. Pwede po ba magtanong, ma'am? Saan po ba yung room ni Ma'am Liling? Oh. Salamat ma'am. Salamat po. So yan, bali ito yung paaralan nila dito sa Matalom, Liti. Iwan ko kung elementary ba to or high school. Pero ako ay naka home service na pero doon sa likod. Sa likod niyang mga room na yan. Saan kaya dito yung room ni Ma'am Liling? Yan ah, bali magtanong lang muna ako kung alin ba dito ang room ni Ma'am Liling mga kabuting-ting. So ayan mga kabuting-ting, andito na ako sa room ni Ma'am Liling. At yung siling pa na yan at saka yung isa na nasa dulo. Yung hindi umiikot. Yung nasa unahan. So yun yung gagawin ko. At siguro ay hindi ko na videohan yung pag tanggal ko niyan mga kabuting-ting. So ayan mga kabuting-ting, ito na yung dalawang ceiling fan or orbit fan. Bago ko pala ito umpisahan mga kabuting-ting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So umpisa na natin. Yan, ito yung uunahin natin. Hindi na lang natin gagawin ito. Tanggalin muna natin yung screen. Yan. Ikutin lang natin. Kung nakikita nyo ay pre-well na pre-well. Tanggalin natin yung LC. Saka natin alugin kung ito ba ay may alog. Wala itong alog mga kabuting-ting. Kaso medyo maganit siya. Medyo maganit. So, tanggalin lang natin. Yan, bali tester muna natin ito mga kabuting-ting. Kung ito ba ay okay. Kaya tama si ilaw. Yan, tester muna natin. Handa lang natin itong ating tester. Yan. Tapos on lang natin. Tapos silik natin sa UL. Kita. Tapos ito ay ating balatan lang. Tapos tester lang natin kung mayroon ba tayong mare-reading. Yan, wala tayong nare-reading. Kung nakikita nyo, kita naman yata. Yan, wala itong reading. So ito'y ating kakalasin lahat. Sakinan lang naman natin. So una nating gagawin ay tanggalin lang natin itong tornilyo na ito. Dahil may nut yan, so gagamit tayo dyan ng 8mm at saka plies na
pang-ipit dito sa pinakaulo ng tornilyo. Ayan o. So yan. Ipit lang natin. Supplies. Tapos gagamit tayo ng 8mm na T para mabilis. Ayan, ito na. Tapos tanggalin lang natin ito lahat. Baklasin natin yung lahat ng cover sa motor. Para matanggal yan ay kailangan tanggalin na muna natin yung lahat ng tornilyo. So dito mga kabutingting ay fast forward lang natin yung pagtanggal sa tornilyo para matanggal natin yung cover sa motor. Lipat natin. Kitang kita sa mata. Yan, may nakita na akong problema mga kabutingting, kaya siya ayaw umandar dahil ayan kung nakikita nyo sunog. Gawin lang natin dyan, putulin natin, tapos ito tatanggalin ko na ito. Base sa aking experience, ito ay kaya siya napuputol itong wire na ito ay pag nag rotation siya, nasasagi nito. So mas maganda kung tatanggalin na natin ito para lumaki yung butas at maglalaro lang itong wire na ito. Dito kasi ay sakal pag nandito siya. At madalas talaga ito na nangyari, nangyayari. Yan, ito ay ating testirin muna yung motor kung wala bang problema. Baka ang problema nito ay ito lang, yung sunog. Dahil wala din akong naalog sa bushing niya. Pero maganit lang siya ng bahagya. So ito ay ating ititester lang. At dukutin lang natin ito. Yan, meron tayong nare-reading. Ayan ay itong isang test probe, ito ay naka-connect ito doon sa may fuse. Yan, meron tayong nare-reading. Wala na. Hindi masyadong kita. Yan. Yan, tester natin ulit. Yan, mayroon lahat. Ito mayroon yung kulay pink, ito yung kulay gray, tapos ito naman yung fuse. Yan, nagbabasher. So ibig sabihin ay walang problema. Ang pinaka problema lang talaga nito ay yung kanyang wire lang. Pero ito ay ating babaklasin at para malinis yung loob, dahil para kahit papano ay tumagal ito. Putulin lang natin at idudugtong ko lang ito. Bago natin idugtong, baka makalimutan, pasok lang muna natin. Yan. Tapos balatan lang natin ito. Ganun din ito, balatan lang din natin. Tapos balatan lang natin yung dulo. Yan, shout out nga pala kay Sir Promi Gloria, dahil siya yung nagrekomenda sa akin. Pero yung teacher doon mga kabatingting ay asawa ni Sir Promi Gloria. Actually ay mayroon na akong nagawang washing machine pero hindi ko binidyo, dahil ang problema niya lang ay hindi lang siya mag-drain dahil sa sobrang dami ng himulmol. So ito ay ating ikukunik lang. Siguro ay electrical tape lang ilagay ko dito. Ayan. Tapos hihinangin natin yan. At kukuha muna ako ng soldering lead. Dahil yung hinang ko nakasaksak na soldering lead, hindi ko pa nailabas. So yan, nakalabas na ako dito ng soldering lead. So ito ay ating hihinangin lang. Pero kung wala naman kayong panghinang ay walang problema kung hindi nyo ito hihinangin. Kung sabaga, lagyan nyo na lang diretso kaagad ng electrical tape o kung ano mang ilalagay ninyo. Yan, Miguel, shout out pala kay Sir Rene Salimbot. Yan. Tapos lalagyan natin ng electrical tape yan.
Syerte kung ganito lang ang problema, mga kabutingting. At hindi na ako dito pinahirapan. Yan, ating lagyan lang natin ito ng electrical tape, yung tatlong wire. So dito, mga kabutingting, yung paglagay ng electrical tape ay i-fast forward lang natin. Ma'am? Yan, bali mayroong nagtanong sa akin, isang teacher naman na magpapagawa din ng ganito. Bali tatlo ang magpapagawa sa akin, kung sa baga apat lahat kasama yung ano, mga kabutingting, kasama yung nagtanong sa akin na teacher ngayon na lumapit. So dito ay ganun din, fast forward ko lang at gusto ko lang din palang mag shout out. Yan, mega mega love shout out sa aking mga silent viewers, organic viewers. Yan, mega mega love shout out po sa inyong lahat. So yan na, nalagyan na natin ng electrical tape. So sunod lang natin gagawin ito ay try natin i-tester kung ito ba ay meron na tayong mare-reading. On lang natin itong ating tester. Dahil pinapatay ko ito dahil matakaw sa battery. Yan, tester lang natin. Hindi pala kita. Ayan. Ayan, meron na tayong nare-reading. 450 ohms. So yan ay good na yan, mga kabutingting. Sunod ay kailangan natin itong baklasin para malangisan yung dapat langisan para tumagal ba. Yan, fast forward lang natin dito yung pagtanggal sa apat ng tornilyo para sa housing ng motor. Oh, tigas pa. Sinsilin muna natin yan. Layo muna natin ito konti. So ayan, bali natanggal na natin yung lahat ng tornilyo, apat na tornilyo. At meron akong nakitang basag dito na spacer. Gamit tayo ng flat screw. Tulin muna natin yung cable tie. Tapos saka natin ito hihilahin. Yan. Tapos tanggalin natin ito. Tapos hugutin natin. Kaso hindi pala kita, medyo matigas, huwag nating ipilit. Lilinisan muna natin yung shafting or lilihain muna natin, baka mamaya masira yung busing. Tingin ko ay mga okay pa ang busing niyan. So yan, ito na yung liha natin. So ito ay lilihain muna natin. Purpose naman ito kung bakit ko kinalas, para malangisan yung kanyang foam sa loob, para kahit papaano tumagal ito. At tingin ko baka kailangan ding palitan ko itong spacer niya, dahil tingin ko yung spacer nito ay malambot. Dahil kung nakikita nyo, basag na. Ayan, tayo na mo, basag. Hindi ko pa nga siya ginanyan, ay basag na. So anuhan natin ng ano yan, bushing na sira. So linisan na natin yung ihi. Bushing na sira lang ang kailangan dyan. Magiging okay yan. Yan, itong bushing nito ay okay pa ang bushing nito lahat, dahil wala pa akong nakakapa na grove. Nahanap lang ako ng bushing na sira. So yan, ito yung gagawin kong spacer, bushing na sira, para hindi basta-basta na mababasag, talagang matibay. Siyempre lalagyan din natin ng spacer yan.
Kasi kung hindi mo lalagyan ng spacer niyan, ang mangyayari naman yan ay bakal sa bakal magkakayod, maingay. Kaya kailangan mo siyang lagyan ng spacer. Susunod ay lalangisan lang natin itong pinaka-foam niya. Yan. Tapos ganun din itong dito sa kabila, lalangisan din natin. Yan. Tapos bago natin ito isusuot ay lalangisan din natin yung shafting muna. Yan. Tapos saka natin dito isuot. Yan. Baka ano na. Ito dito ay pwede ko na itong hindi lagyan ng spacer dito kahit babasag yan. Kasi ang itong ceiling pan ay nakaganyan siya. Kaya kahit mabasag yan, basta matibay lang yung bushing spacer dito sa harap ay walang magiging problema yan. So ito ay ating ibalik na. Ayan. Tapos bago natin ito tornilyuhan ay tignan muna natin itong spacer kung okay lang ba. Wala ba siya, hindi ba malaki, hindi ba maliit. Ito para sa akin ay okay lang ito. So ito ay ikakabit ko na yung tornilyo dyan or ibabalik ko na yung apat na tornilyo. Yan, bali dito mga kabuting-ting ay pass forward lang natin yung pagbalik sa apat na tornilyo para sa housing sa motor. Ayan, napakalambot. So ngayon ay balik lang natin itong ipaka-stopper sa LC. Tapos, symbol na natin. Tugpagan pala muna natin konti, konti lang. Ito ay tingin ko ang bagong-bago pa ito. Kung sabaga nagka-problema lang sa kanyang wire. Yan. Tornilyo lang natin yan. Ayan. At kung nakikita nyo, ayan o, maluwag na. Yan ang maganda pag maluwag na dahil hindi siya katulad nito kanina, masikip. So, iikot ito. So, posibleng kaya nga ito nangyari, nasunog yung pinakaano niya. Yan yung madalas na nakikita ko or nagiging problema sa mga ceiling pan or orbit pan. Yan, kabit na rin natin ito. Balik na natin yung apat na tornilyo. Yan, bali pass forward lang natin dito yung pagbalik sa apat ng tornilyo sa cover sa motor. Yan. Tapos lalangisan pala natin ito dahil may foam rin yan sa taas. Yan. Tapos gaganon-ganonin lang natin. Tapos balik na natin itong tornilyo niya. At kuha muna ako ng long nose. So ayan, mayroon ako ditong long nose. So ito ay ipit lang natin ito. Tapos pasok lang natin ito dito. Nandiyan na yung washer niya diyan sa ilalim. Dalawa kasi ang washer niyan. Siya sa loob at isa rin dito. Ayan, gamit lang tayo nanti na 8mm at saka plies pang ipit dito sa ulo. Saka natin ikutin dito sa T na 8mm. Ayan. Tapos lilinisan ko muna yung screen at hindi ko na ipapakita yung paglinis sa screen. Continue ako mamaya pag natapos ko na linisan yung screen para ikabit dyan. Ayan, malinis na mga kabuting-ting. So ito ay ating ikakabit na yung screen. At pasensya na kung hindi ko na ipinakita. Ang paglinis ay napakadali lang. Ayan.
sunod ay itatry lang natin ito kung ito ba ay okay na. At i-actual lang muna natin dahil yung switch eh nandoon, nakakabit. So tingin ko naman ay yun lang ang nagiging problema, yung kanyang wire lang ay nasunog. At pansinin nyo ito, ito mga kabatingting, yun ko nang kita, parang madilim ah. Ito, yan, ilawan, ah, nakailaw na pala, yan. Yan ito, pansinin nyo yan, ayan ay maglalaro lang. Hindi katulad kanina na ayan ay sumikip doon sa pinaka ano nya. Yan, try lang natin. Yan, maandar na mga kabatingting. Pwede na yan. At kung kagayahin nyo yung aking pamamaraan, ay kunting pag-iingat lang dahil medyo delikado yon. So dito tayo sa isa, tester lang muna natin ito kung ito ba ay may power. Yan, tester muna natin. Balatan lang muna natin ito. Yan, tapos tester natin. Silik natin ito sa OL. Tapos lagay natin yung magkabilang test probe dito. Yan, yung dalawang wire. Yan, wala tayong nare-reading. Ayan o, wala tayong nare-reading. Ayan ay naka ano sa test probe natin. Ibig sabihin ito ay walang power. Baka problema naman ito ay ganun pa rin. Tingin ko ay hindi. So ito ay aking babaklasin lahat. At continue ko mamaya. Pag nabaklas ko na ito lahat, ganun din yung dito. Ayan, babaklasin ko na rin at hindi ko na ipapakita. Nang sa ganun ay hindi masyadong humaba yung video natin. So ayan, natanggal ko na yung tornilyo mga kabutingting. At meron na akong kaagad dito na napansin. Yan, kinakita nyo, basag na yung spacer nya. Pero sabi ko kanina, kahit basag yung spacer dyan, basta ang spacer lang dito sa harap ay walang problema, ay okay lang yan. Dahil sabi ko nga, ang itong ceiling fan or orbit fan ay ganito ba ang forma ba, naka ganyan. Or kung sabaga, ayan, nakabaliktad. Ayan. Mahirap mahirap mag paliwanag kahit walang kasalanan. Tanggalin lang natin ito. Yung tingin ko hindi ito katulad ng problema sa nauuna. Baka ang problema nito ay thermal fuse. At lilihain muna natin yung ihi dahil kung nakikita nyo kinalawang, baka mamaya ay okay pa yung kanyang bushing, masisira yung bushing. So lilihain lang muna natin yung shafting para nang sa ganun pag hugot natin ay hindi magasgasan yung bushing. Maliban na lang kung sira na ay kailangan na nating palitan yun. Yan, lihain lang natin. Nabusog ako sa binigay sa akin na bibingka, malaking bibingka, talagang masarap. Salamat sa nagbigay kay si Ma'am Liling yata ang nagbigay. Yan, ito itanggalin lang natin. Tapos gaganituhin lang natin yung shafting. Kung wala kang makakapang groove diyan, so ibig sabihin okay ang bushing niyan. Walang problema. So ito yating iti-tester lang dahil wala tayong na-reading kanina. Baka fuse ang problema nito. At pasintabi sa bagong mapadpad dito sa aking munting channel, ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung ito inyong gagayahin. Pwede ko naman itong lagyan ng thermal fuse. Pakitang tao lang. Kung sabaga pag may camera ay naglalagay, pero pag wala na ay hindi na naglalagay. Mas mabuti pang sasabihin ko na lang sa inyo na ako ay hindi naglalagay ng thermal fuse talaga. So itong thermal fuse, hindi pa pala naka-on buang kating. Salita ka ng salita. On lang muna natin at silik natin ito sa OL.
kaso hindi kita. Ayan, medyo kita na. Kita na nga ba? Ayan, medyo kita na. Masilaw kasi. Ayan, testirin lang natin yung dalawang ito. Terminal ng fuse. Ayan, walang reading. Lilipat naman natin ito dito. Ayan, okay yung motor. Okay rin. So, gagawin lang natin dyan. Ganito lang. Simpleng-simple lang. Huwag na natin papakailaman yung thermal fuse dyan. Or pwede na natin hindi tatanggalin yan. Tatanggalin lang natin itong wire na kulay puti. Yan. Tapos, putulin muna natin yung... Sa bagay, kahit huwag na natin putulin yan. Ito na lang. Yung isang linya na ito. Sa nakak... Ito. Yan, ikita. Ito ay tatanggalin mo lang ito kasi yung isang hibla ay nandyan. Dito kasi ay wala. So, tanggalin lang naman natin. Ayan. Tapos saka na natin putulin yan. Tapos yan, wala nang connection niya. Dumadaloy na kuryente dyan. So ito ay ikakabit mo lang ito dito. Sabi ko nga, ako ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Kaya kung nakikita nyo, walang thermal fuse. Dahil pwede ko naman lalagyan ng thermal fuse yan. Pakitang tao, pag may kamera ay naglalagay. Pero pag wala ng kamera ay hindi talaga naglalagay. Ako ay maigi pang magpakatotoo na lang. Yan. Ito ay lalagyan muna natin ng cable tie yan. Ayun ay wala akong pinatamaan doon mga kabutingting ha. Yun ay sarili ko lang ano yon. Sarili ko lang kung sa baga nasabi ko lang ba. Yan, ito ay lagyan natin ng cable tie. Tulin natin. Tapos tester natin ulit. Nasaan na ba yun? Ayan. Ayan, tester natin kung mayroon na ba tayong mare-reading. Yan, itong wire na ito. Yan, wala pa rin tayong nare-reading. Bakit kaya? Baka may problema ditong wire na ito. Itong wire na ito ha, hindi ito. Nakatibay yung wire na yan eh. Yan, para matrace natin, ang gagawin lang natin dyan ay gaganyan lang natin yan. Tapos pasok natin yung isang test probe dito. Tapos tester natin sa kulay pink. Yan, kita naman yung tester natin. Okay. Yan. Tapos itong kulay puti. Asa na ba yun? Nakupatay. Wala tayong na-reading. Ibig sabihin, sira nga rin siguro tong linya ng kulay puti. Anak talaga ng tipaklong tong mga wire na ito ha. Ayan, wala nga reading. So, putulin natin yung cable tie. Ulitin natin sa pag-tester. Ayan, wala talaga sa kulay puti. Dito sa kulay gray. Dito na lang para walang daya. Yan. Sa kulay gray, wala din. Kulay pink lang. Pero pag dito tayo sa motor, tingnan natin kung may matitest ba tayo dito. Ayan, mayroon. 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 So may problema ninyong wire, mga kabutingting, anak ng tipaklong. Yan ay magpapalit tayo ng wire. Kuha lang muna ako ng wire. So yan, ito yung wire na gagamitin natin. Dahil sira din pala yung wire na yan. Ito ay wire lang din ito ng electric fan. Ang gagamitin ko. Tapos balatan lang natin. Tapos halos lahat ng electric fan na ginagamit ay kaparehas din ng wire nito. Yan. So, gagawin lang natin dyan ay apat kasi ito. Yan, kung nakikita nyo. So, tatanggalin lang natin yung kulay dilaw para hindi kayo malilito.
Ayan o, hindi ka parehas ng kulay niyan. So, ayan ay hindi ka na malilito. Sandali lang ha. Hindi natin pagpaparehas, pantay-pantayin yan. Ayan, tapos ayan, ganyan lang. Tapos lalagyan natin yan ng soldering lead, yung dulo ng wire. Ay, pinahirapan pa si Inting. Kala ko i-fuse lang ang sira. O, ayan. Tapos tanggalin na natin ito. Tandaan mo lang kung saan yung nakakabit yung mga kulay. Pero mayroon akong upload dyan. Kahit isang isang wire lang ang tatandaan mo, yung common ay madali na lang yon. Ito yung common, dito yung nakakabit yung common na yan. So ito yung ating ikabit na. Ayan, tapos yung kulay-kulay. Tapos itong kulay puti, ito yung common. Ayan. Tapos dito ay testirin muna natin. Baka mamaya may problema din yung wire na ikinabit ko. So magtatanggal kabit lang ako. Putulin na natin itong dilaw dahil hindi kasali yan. Tapos balatan na natin itong wire tatlo. Yan ay madali lang naman. Yan, testirin muna natin bago natin i-assemble. Kita naman yata. Para kitang kita ay lagyan muna natin. O, ayan. Tapos kulin natin yung test probe. Tapos pwede na natin itong i-tester. Yan, puti. Ayan, mayroon. Yan, mayroon na lahat. So, okay na. Bago natin i-assemble ay lalagyan muna natin langis yung foam. Huwag natin kalimutan na maglagay ng langis. Dahil yung nagtuturo ay makakalimutin din. Ayan. Yung nagtuturo ay ako yun. Pero ito, sa totoo lang, hindi naman talaga ako magaling na magtuturo. Ayan, lalagyan din natin ito ng langis. Yung kanyang foam dito sa kabila. Kita ba sa camera, Ting? Mamaya, Ting, ay hindi kita, Ting. Hindi nga talaga kita. Salita ka ng salita, Ting. Ayan. Tapos linisan ko muna yung shafting niya. Tapos titingnan natin kung matigas pa ba ito. Mamaya, ayan, okay pa naman. So lilihain lang natin yung shafting. Basta ang bushing nito ay walang problema, mga kabuting-ting. Ayan, lilihain lang natin. Ayan, pwede na yan. Basta malinis lang. Tapos lalagyan natin ito ng washer dito sa kabila. Dahil basag na. Ayan. Ayan na. Pwede na yan. Tapos lagyan muna natin ng langis. Tapos bababa ko lang yung aking tripod para kita. Tapos pasok na natin yan dyan. Ayan. Ayan. Tapos atras ko lang ito. Ayan. Sandali lang ha, mga kabuting-ting. Dahil nakalimutan kong maglagay ng cable tie. Sabi ko sa inyo, makakalimutin din ako eh. Ayan. Ayan. Tapos lalagyan din natin ng langis yung shafting para swabing-swabing pag-ikot. Mahirap pa.
Ayan, tapos kuha lang pala ako ng martilyo. Ayan, tapos pukpukin natin bahagya. Bahagyang pukpuk lang, baka mamaya laksan yung pukpuk, malambot lang to dahil ito ay pundido. Ayan. At hindi yata pwede, medyo mahaba yata yung special na ikinabit ko, kagwang. Gamit lang tayo ng ano dyan. Mahaba yung washer na ikinabit ko, mga kabutingting. Hindi pwede. Yan. Tanggalin natin ito. Ito ikakabit natin. Tapos kukuha lang muna ako ng bushing. Kukuha lang muna tayo ng bushing na sira. O kahit hindi sira, pwede na. Para mabilis, maghahanap pa ako eh. Ayan, ito na lang bushing. Ito ay hindi sira. Pero yan na lang ipapalit natin para mabilis. Kasi kung maglalagari pa ako ng maiksi na spacer, hahaba na itong video natin. At ganun din, matatagalan din ako. Kabit natin ulit. Tingnan natin kung ayan ba ay okay na. Pukpuk lang konti. Tingnan natin kung may alog ba. Nako, anak ng tipaklong, wala pa rin. Walang play. Anak ng tipaklong, tanggal kabit. Mahirap. Tanggal kabit tayo nito ngayon. Isa na lang. Magkakasya na to. Tanggalin ko ito. Tapos yung original niya. Tapos bushing kasama washer. O yan, iwan ko lang kung hindi pa to kasya. Ngayon hihilahin natin. Wala pa rin. Pero okay na siya. Kaso wala siyang play. Walang play ang anak ng tipaklong. Bakit kaya wala siyang play? Meron naman siyang allowance dito. Bakit kaya Bakit wala siyang play? Dapat ito ay may play. Ayan, meron akong napansin ito mga kabutingting. Kaya pala wala siyang play. Dahil tingin ko pinukpok itong ihi na to. Tingin ko baka ito ay inayos na. Dali ha. Kaya pala wala siyang play. Dahil may napansin tayo. Ayan. Ayan Mahaba yung dito niya. Dapat hanggang dito lang ang busing yan. So ipukpukin lang muna natin. Kulang pa. Ayan, pwedeng-pwede na. Hindi katulad kanina mahaba. Ayan, pwedeng-pwede na yan. Sakto na ito. Magiging sakto na ito. Kaso mahaba na naman yung video natin. Gayaan mo lang humaba. Ang importante ay mahalaga. Maayos tong ginagawa natin. Ayan, tingnan natin kung ito ba ay mayroon na. Ayan okay na sa all right. Langisan muna natin. Tapos, balik na natin yung mga tornilyo. Kunin ko muna yung mga tornilyo dito. Ayan. Ayan, dito mga kabutingting, ay fast forward lang natin yung pagbalik sa apat na tornilyo para sa housing sa motor. Tapos, langisan natin. Ito kasi ay may foam yan dyan. Okay na. Balik lang natin ito. Tapos, simbol na natin. Pasok natin ito dito. Kaso tanggalin na rin natin ito. O kahit dyan na lang.
para malaki-laki ang butas. Para pag-ikot eh hindi mapapatid. Ayan. Tapos ikakabit na natin ito. Mamaya na natin pagpagan. Ako, baliktad raya ng baliktad ah. Ayan. Okay, saktong-sakto. Tornilyo lang natin. Kuha muna tayong tornilyo. Ayan. Okay. Tapos pagpagan ko muna ito ng konti. Konti lang. Ayan. Pagpagan na. Tapos tornilyo lang natin ito. Ayan. Fast forward ko lang dito. Yung pagbalik sa apat na tornilyo para sa cover sa housing na pangharap. Ayan. Tapos balik na natin ito dito. Tornilyo na natin. Hindi lang. Pinasan mo natin. Ayan. Tapos lagay natin dito. Tapos gamit tayo ng long nose. Kailangan eh diretso-diretso itong washer na ito. Yan. May pumasok mga kabuting-ting. Yun, pumasok din. Okay na. Tapos lagyan natin ng washer. Pwede naman itong wala itong washer na ito. Ipit lang natin yung ulo supplies. Tapos ikutin natin ng tina 8mm. Yan. Tapos tanggalin lang natin tong isang close and wire connector. Tanggalin natin yung isang linya. Tapos testirin ko muna itong kanyang capacitor kung ito ba ay okay. Yan, nasa naka-sheet na yan sa capacitance. So ito ay ating ititester lang yung capacitor kung ito ba ay okay. Tingnan natin kung ilang microfarad na lang ang ma-sheet natin. Ayan ay 1.4. Tapos ang nakalagay dito ay 1.7 microfarad. So ibig sabihin sira na rin yung capacitor. At chichik ko rin yung isa dahil baka mamaya isira na rin. Yan, ito itatanggalin natin. Tapos tanggalin na natin ito. Tapos ganun din ito, tanggalin na natin lahat ng close-in wire connector dahil wiring tayo ulit. Tapos tandaan nyo lang kung anong mga kulay nakakabit dito para hindi kayo malilito. Lagyan nyo lang ng tanda kung sakasakaling kayo ang gagawa. Lagyan natin ng allowance para maglalaro lang siya doon sa ano. Tapos balik lang natin itong dalawang tornilyo. Yan, tapos putulin natin. Pwede na yan. Balatan lang natin. Ayan.
Tapos putulin natin tong kulay dilaw dahil hindi ito kasali. Tapos tatanggalin na natin yung kapasitor at uulitin lang natin ito, baka namalikmata lang ako para makita nyo rin. Ayan, ito ay 1.7 microfarad. Ayan, tingnan natin kung ilang ano, kanina 1.4, yan ay 1.4 1.462 microfarad. Okay pa naman ito, pero ito ay mababa na para dito sa orbit pan. Kaso ang problema nito ay wala akong 1.7, so hindi ako pwedeng bababa sa 1.7. so yung kakabit ko dito ay 2 UF. Meron naman ako dito mga 1.5 microfarad lang at bago, kaso mababa. So yung aking ikakabit dito ay 1.7 1.7, ito ay 2 UF. Yan o, 2 UF. Yan ay bago. Para makita nyo na ito ay bago, papakita ko rin sa inyo na ito ay bago talaga. Ito ay 2 UF pa mahigit, dahil hindi ko pa naman ito nagamit, dahil kakabibili ko lang ito doon. So good. Yan, 2 UF. Tingnan natin kung ilang microfarad. Ayan, 2 UF mahigit. So ibig sabihin ay okay itong kapasitor na ito at bago talaga. Dahil hindi ko naman ikayayaman yan kung singil ko nito ay 250 lang. Tapos pamasahe dito, sabagay bawi na ako sa pamasahe, dahil sabi ko nga ay meron na akong nagawang washing machine kanina. So ito ay ating kabit lang. Itong kulay pink na ito ay dito ito sa kulay pula, dahil hindi sabaga kaparehas lang naman ang kulay, akong sabaga kaparehas lang dito sa tinanggal kong kapasitor. Kailangan ay matandain ka, pero kung hindi ka matandain, mayroon akong mga upload na video dyan na kahit isang wire lang ang tatandaan mo ay napakadali lang. Sama natin ito dito. Ayan, tapos lagyan natin ng close-in wire connector. Ayan. Tapos itong common ay isang sa isang linya sa power cord or sa source, sa kuryente. Ayan. Tapos tornilyo lang natin. Pwede naman tong hindi i-tornilyo, dahil hindi naman to gagalaw-galaw, kaso nakatornilyo yan, so ito tornilyo na lang din natin. Okay, tapos lilinisan ko muna yung screen at hindi ko na rin ulit ipapakita. Ayan, kaganyan ang forma. Tapos continue ako mamaya pagka isasalpak na yung screen at hindi ko na ipapakita yung paglinis nito. So yan, bali nalinis ko na yung screen mga kabatingting. So ito ay ating isalpak na. Pasensya na kung hindi ko na ipinakita yung paglinis sa screen.
Ayan. Na-symbol na. Sunod ay titesting na lang natin ito at rerekta natin ulit. Dahil at kung gagayahin nyo ito, itong aking pamamaraan ay konting pag-iingat lang. At ibababa pala muna natin ito dahil hindi kita salitang salita, salita ng salita. Hindi pala kita. Yan. Ay, maiksi yung wire. Ayan, gumagana na. Oops. Kaya tang akala ko ayaw mag-swing or ayaw mag-rotation. Ayan. Okay, okay sa all right, mga kabutingting. So, yung pagkabit nito ay hindi ko na ipapakita, mga kabutingting. Continue ko na lang mamaya pagka ito ay nakabit na. So, ayan. At ang pamamaraan ko pala nito, mga kabutingting, share ko na lang sa inyo pero hindi nyo makikita dahil wala tayong taka-video. Share ko lang sa inyo. Pagka ako lang mag-isa ang magkabit dyan, ang ginagawa ko nyan ay kumukuha lang ako ng tali or wire or tie wire or alambre kung tawagin dito sa amin. Yan, lagay ko lang dyan dito. Tapos, di ba yung nandoon sa pinaka-base nito, pinakasalpakan, ay meron din siyang butas. So, itatali mo dito or kahit dito. So, itali mo din yung kabila doon sa butas doon sa pinaka-turniliuhan nito. Meron doon. So, nakalambitin ito habang ikaw ay magwa-wirings. So, yun lang. At di ko na nga maipakita yung paglagay, yung pagkabit nito para hindi masyadong humaba yung video natin dahil isang oras na ito mahigit sa bagay na i-edit pa naman. So, yan. Sinabi ko pala kanina ay testirin pala muna natin ito. Yan. Testirin pala muna natin yung isang ito, kung baka mamaya isira din yung capacitor na ito baka para tumagal. Ayan, nakasilik na yan sa so hindi kita hira pa. Ayan na lang. Ayan, kitang kita sa mata. Ayan, stirin lang natin tapos pasok itong ano na ito ay salpak lang natin yan dyan. So, hirap pa. Salpak lang natin yan dyan. Tapos, ditong isang test probe, ilalagay natin dito. Tingnan natin kung ilang microfarad ang may kabit natin. Ayan, ito ay 1.4 na rin. Ibig sabihin, sira din ito. Mapalitan na natin ito dahil mahina na ito. Dahil ang nakalagay dito sa kapasitor na ito ay 1.7 microfarad. So yung pagkabit ng kapasitor hindi ko na ipapakita, pakita ko na lang sa inyo mamaya pag napalitan ko na. So ayan, bali ito na yung kapasitor na mga sira at ito na yung ipinalit ko. Yan, kung nakikita nyo ay Toyoip pa rin yung ikinabit ko, kaparehas yan doon ng brand dahil EX yung kalimitan kong binibili, kaso ay wala silang available kaya ito yung aking nabili na kapasitor. Pero mayroon ako ditong mga 1.5 na AX, kaso 1.5 lang. So ayan, bali okay na yan. At gaya ng sinabi ko kanina ay hindi ko na ipapakita yung pagkabit nito. Continue ko na lang mamaya pag ito ay nakakabit na. So ayan mga kabutingting, okay na po yung isa. Ito ay pinalitan natin ng wirings at kapasitor din. At ganun din yung isa, yun ay okay na rin. Yan, thank you. So yan, dito ko na tapusin. So yan, dito ko na tapusin yung video natin sa araw na ito, mga kabutingting. At kung meron ka ditong natutunan, pwede bang pa-like at pa-share. At higit sa lahat, kung bago ka nanapad pa dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat, mga kabutingting. Yan, bye-bye na po.